Hindi na umano kailangan umangkat ng asin ang bansa ayon sa mga salt farmer sa Occidental Mindoro. Anila, walang shortage sa produkto ng asin. Sa amin po sana, ang alo lang namin na huwag na sila magpapasok ng mga import na asin para po kumita yung mga mag-asin dito sa Pilipinas. Para po yung presyo po ng asin makontrol po namin. Hindi po siya bumaba para hindi na kami malugi. Dagdag pa nito, sapat naman ang stocks ng asin sa mga warehouse sa Occidental Mindoro. Pero sa ngayon naman po, yung shortage ng asin na sinasabi, mayroon pa naman po kami asin na may bibigay hanggang susunod na summer. Kaya sana naman po sa asin, sa ibang produkto po, wala po kong alam dyan. Sa asin po, sa ngayon wala po kami shortage ng asin dito sa Occidental Mindoro. Marami po kami stock kahit saan sa mga bodega niya, marami pa. Marami po. Aabutin po yan ng January. Sa ngayon, binibenta ng Occidental Mindoro Farmers ang kanilang asin sa 6 na piso kada kilo para sa first class. 5 piso at 30 sentimo naman ang second class, habang 4 piso at 80 sentimo ang ordinary. Kasi po, minsan mataas ang presyo pagdating po sa pupuntahan ng asin, medyo nagmumura. Ay paano naman po ang tracking, bayad sa transportation? Tsaka po yung daan dito sa amin, gaya niyan, dinadaan pa po sa bundok. Kaya kailangan po namin sana, mabuksan na po yung pier sa Santa Teresa. May pier po na Santa Teresa, matagal na po yan. Kaso nga po, hindi pa nabubuksan. Samantala, ngayong panahon ng tag-ulan, ginagawa munang fish pond ng mga magsasaka ng asin ang kanilang farm kung saan mga bangus at tilapia ang kanilang inaalagaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Occidental Mindoro, Von San Pedro, humahataw!